Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-isip ng tama. Kung paano nga ba gawing tama yung mga desisyon natin sa buhay. Okay, simulan na natin, huwag na natin patagalin pa. Isa sa mga tip kung paano mag-isip ng tama ay yung huwag kang matakot na magkamali sa mga desisyon mo sa buhay. Alam mo kasi kahit mali man yung desisyon mo, kahit pinagsisisihan mo man yung nagawa mo o sinabi mo, tama pa rin yan. Alam mo kung bakit? Kasi may positive side pa rin. Akalain mo, mali na pero tama pa rin. Ganito kasi yan. Kung sakali mang mali talaga yung nagawa mo at pinagsisisihan mo yan, ang mahalaga, meron ka namang natutunan, di ba? Kasi kung ipipilit mo yung sarili mo na maging tama lahat ng desisyon mo sa lahat ng oras, imposibleng mangyari yon. Dahil walang ganun. Tao lang naman tayo eh. Likas sa atin na nagkakamali. Kasi kapag pinipilit mo yung sarili mo na maging tama talaga yung desisyon mo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, pwedeng mangyari dyan na ibigay mo na lang sa iba yung desisyon mo. Lagi ka na lang dedepende sa ibang tao. Which is hindi maganda kasi nga bilang tao dapat meron tayong sariling desisyon. Kaya huwag kang matakot na magkamali sa mga desisyon mo. Kung sakaling magkamali ka man, okay lang yan. Natural lang yan. Ang importante, ikaw ang may gawa niyan at hindi mo yan ginawa dahil lang sinabi sa'yo ng ibang tao. Pero hindi ko sinasabi dito na maging padalos-dalos ka sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. Siyempre, mag-ingat ka pa rin. At yun yung next tip kung paano mag-isip ng tama. Pag-isipang mabuti yung mga gagawin. Sa lahat kasi ng kinikilos natin, kung meron man tayong gustong sabihin sa isang tao o meron man tayong gustong gawin, dapat pinag-iisipan muna nating mabuti ito bago ito mangyari. Kasi kung ikaw yung taong salita ng salita, walang preno yung bibig mo, kilos ka ng kilos, at ang nangyayari sa pinaggagawa mo, nakakaapekto ka ng ibang tao, nakakaabala ka ng ibang tao, meron ka ng nasasaktan, o kaya pati sarili mo napapahamak mo na, lumalabas na hindi ka man lang marunong mag-isip ng tama. Kaya isa sa mga tip kung paano mag-isip ng tama ay pag-isipang mabuti yung mga gagawin. Bukod sa sarili mo, isipin mo rin yung kapakanan ng ibang tao. Matuto tayong magbasa ng sitwasyon. Matuto rin tayong magbasa ng nararamdaman ng ibang tao base sa mga kinikilos nila. Next tip kung paano mag-isip ng tama, matuto sa mga pagkakamali. Dito sa tip na to, pwede mong balikan yung nakaraan. Halimbawa, naranasan mo na naman itong sitwasyon na to. Naranasan mo na ito noon. Ano ba yung pwedeng halimbawa natin dito? Halimbawa, namimili ka na naman sa kung ano ba yung dapat mong unahin, bills o luho mo. Nung nakaraan, inuna mo yung luho mo, kaya nahirapan ka talagang magbayad ng bills. Siyempre, may natutunan ka naman dun, di ba? So, dahil same situation lang naman sila, ano ba yung natutunan mo noon? Ano ba yung na-realize mo noon? Yun yung i-apply mo ngayon sa nararanasan mo ulit. Kasi tayo, normal lang naman sa atin ang magkamali, di ba? Normal lang na magkamali tayo sa mga desisyon natin. Normal lang na magkamali tayo sa mga pagpapasya natin. Pero kung sa mga pagkakamali na yon, hindi man lang tayo natututo, paulit-ulit lang nangyayari yung mga pagkakamali, hindi na yon normal. Yun yung dahilan kung bakit ang unang tip ko dito sa video natin ngayon ay yung huwag kang matakot sa pagkakamali mo. Kasi once na nagkamali ka, meron kang bagong matututunan. Next tip kung paano mag-isip ng tama, relax your mind. Sa buhay kasi natin, may mga pagkakataon na nahihirapan tayong mag-decide, nahihirapan tayong mamili dahil sa sobrang dami nating isipin. Di natin alam kung ano ba yung uunahin natin, di ba? Kaya isa sa mga best way na dapat mong gawin ay yung relax your mind. Kahit anong pagre-relax pa yung gawin mo, okay lang yun. Pwede kang matulog, pwede kang magdasal, pwede kang magbasa-basa. Basta kahit ano, basta ma-relax lang yung mind mo. Sa ganyang paraan, mare-refresh yung mind mo at makakapag-isip ka ng maayos. Malamang pwede mo akong pilosopohin dyan at sabihin mo na, paano kung gusto kong matulog as pagre-relax ko? Kaso nga lang hindi ako makatulog sa dami ng isipin ko. Okay, kung ganyan talaga ang nangyayari, isa sa mga best advice na maibibigay ko ay yung magdasal ka. Masarap kasi sa pakiramdam kapag nakipag-communicate ka sa Lord. Nasasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng problema mo, lahat ng isipin mo, na itataas mo lahat sa Kanya. Para sa akin kasi, yun yung best communication na pwede mong gawin kapag stress ka na sa dami ng iniisip mo.
Minsan kasi, minsan lang naman ha, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Minsan kasi kapag sa ibang tao natin sinasabi yung mga problema natin, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga isipin natin, nakakagulo pa sila. May mga advice sila na hindi compatible para sa atin. May mga advice sila na hindi naman natin kayang gawin. Kaya mas lalo lang tayong naguguluhan at mas lalo lang tayong hindi nakakapag-isip ng tama. May mga pagkakataon kasi na hindi ka pa natapos magsalita, nagsasalita na kagad sila. Unlike sa kapag nakikipag-communicate ka sa Diyos, nasasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, walang distraction sa paligid, wala kang naririnig na ingay, wala kang naririnig na halo-halong advice, kaya hinding-hindi ka maguguluhan. At kapag nakatulog ka na, maya-maya makakapag-isip ka na ng maayos dahil meron ka ng sapat na talino galing sa Kanya para makapag-isip ka ng tama. Kaya ang may advice ko sa tuwing stress ka na sa dami ng iniisip mo, gawin mo ang lahat ng diskarte para ma-relax yung mind mo. Kasi kapag kumilos ka, nagsalita ka ng hindi relax yung mind mo, ginawa mo yan dahil lang sa emotion mo, makakagawa ka ng hindi maganda. Makakagawa ka ng kalokohan. Next tip para makapag-isip ng tama, maging handa sa mga consequence. Kapag meron kasi tayong bagay na pinagdidesisyonan, pinagpapasyahan, may mga bagay tayong naiisip, di ba, na pwedeng mangyari. Magaganda man o hindi magaganda. At yung mga bagay na hindi magaganda na naiisip natin na pwedeng mangyari, yun yung tinatawag nating consequence. So once na nagawan natin ang action, yung decision natin, pwedeng mangyari na dito yung consequence na naisip natin, di ba? Kaya dapat pinaghahandaan natin sila. Para kapag nangyayari na yung mga bagay na hindi magaganda, alam na natin kung ano yung gagawin. Sa ganyang paraan, may iwasan nating pagsisihan yung mga desisyon natin sa buhay. Halimbawa nito ay yung makikipaghiwalay ka na sa jowa mo. Parang ang pangit ng example natin, di ba? Pero okay na yun, wag na tayong lumayo. Yun nga, makikipaghiwalay ka na sa jowa mo kasi hindi na talaga maganda yung trato niya sa'yo. Siyempre may mga consequence kang maiisip dyan. Pwedeng maisip mo dito na iiyak ka ng iiyak, magmo-move on ka. Maninibago ka sa sitwasyon na hindi na kayo magkasama. So ikaw ang bahala, ikaw bahalang dumiskarte kung paano mo paghahandaan yun. Pwede mong gawin dito ay yung magfo-focus ka sa family mo. Magfo-focus ka sa sarili mo. Mas lalo mong pagtutuunan ng pansin yung trabaho mo. Pwedeng ganun, di ba? Basta paghandaan lang natin yung mga consequence na pwedeng mangyari pagkatapos ng action natin. Sa ganyang paraan, wala tayong pagsisisihan. Masaya lang ang buhay natin, di ba? Speaking of masaya ang buhay, gusto mo bang malaman kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin para maging grateful o masaya sa buhay? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Paano maging masaya sa buhay?